Ito po yung ating kinakabit sa control panels. Then, dito naman po natin kinakabit ang mga industrial components tulad po ng mga ito. Sa rail po natin kinakabit ang mga power supply, fuses, relays, contactors, terminal block, at marami pang iba. Sunod po natin ng cable trunking o molding. Ang cable trunking o molding po ang nagsisilbing raceway ng mga industrial control wires. Dito po natin lahat pinadadaan ng wires para po sa malinis at maayos na pamamaraan ng pag-wiring ng mga control panels. So ito po ang cable trunking o molding. Meron po siyang iba't ibang sizes, depende po sa pangangailangan po natin na gagamitin natin sa control. Ayan po ang ating mga cable trunking o moldings for better and neat wirings in the control panels. Terminal block. So ano po ba ang terminal block, mga kalinya? Ito ay isang insulating base equipped with terminals for connecting wires. So dito natin tine-terminate ang mga input and output signals of our control panels and sometimes even the main supply of a certain panel. Selector switch naman po tayo, mga kalinya. Ang selector switch po ay isang multi-position switch which can be used to the desired mode of operation. We can use selector switch as off and on position of a certain control or motors, or by selection of motors by selecting like this, one or two motors will run, or we can use this selector switch as in our desired operation in auto mode or in manual mode like this. So yan po ang ating selector switch, selecting manual operation po. Circuit breaker. A circuit breaker is a mechanical switching device capable of carrying and breaking currents under normal condition. It is also a device designed to open and close a circuit automatically on a predetermined overcurrent without damage to itself when properly applied within its rating. So ang trabaho po ng circuit breaker ay to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit. Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected. Mga kalinya, circuit breakers comes up from different types, ratings, number of faults, features, and even sizes. Tuloy natin, mga kalinya, emergency stop button naman tayo. Ito po ay isang red mushroom-headed button that when activated will immediately start the emergency stop sequence. Ang function po ng emergency stop ay to prevent harm or to reduce existing hazard to a person, machinery, or work in progress. So anytime, mga kalinya, na makita nyo, marinig, o maramdaman nating may kakaiba at magdudulot ng panganib, do not hesitate to press this button to stop all the machinery for the safety of all, mga kalinya. Push button tayo, mga kalinya. Ano po ba ang push button? It is a part of electrical device consisting of a button that must be pressed to effect an operation. Ito pong green ang push button for start, consisting of normally open contact. So when it is pushed, making your contact to close, making your control circuit to operate. Ito naman pong red ang ating push button for stop, with normally close contact that when it is pressed, making it open and shut down or cut the entire control circuit. For color coding standard naman po ng mga push button, maliban sa green na ginagamit natin for start, red for stop, meron pong blue na ginagamit natin commonly used for reset button, at meron pong black commonly used for test run, lamp test, and any related test operation. Mga kalinya, meron din namang mga push button na combination ng normally open contact and normally close contact. Halimbawa po ng mga ito ay ginagamit natin sa mga control tulad ng reverse forward motor control para sa push button pa lang
pwede na tayong magkaroon ng electrical interlocking safety na ituturo ko sa mga susunod na topic. Indication lamps naman tayo mga kalinya. Mga kalinya, ang indication lights po ay nagsisilbing monitoring natin, guide, at information kung ano ang sitwasyon ng ating control circuit. Color coding meaning po tayo. Red, if there is danger or alarm, abnormal condition requiring immediate attention, stop ang motor or nakatrip. Yellow po, if there is warning or need an attention. Ang green po, nangangahulugan na machine is ready, safe, or machine is running. White naman po, it means normal condition confirmation or sometimes used to indicate that there is supply voltage on a certain control or panel. Meron naman pong blue. So, pwede po natin gamitin yun, any function not covered by the colors explained sa mga apat na kulay na aking pong nabanggit. Magnetic contactor naman tayo mga kalinya. Ano po ba ang magnetic contactor? Ito po ay isang electromechanical device that is operated by electric coil. It is also a form of electrical relays found on electrically powered motors. Ito po ay isang napakahalagang part ng motor control. Siya po ang nagre-relay on and off ng ating line voltage from the circuit breaker to an electrical load of a certain control. So let's discuss the parts of magnetic contactor. Una po, ang coil niya. Coil, namely A1 and A2. Once activated po, it will create a magnetic reaction to connect our line terminals. Line terminals are 1, 3, and 5. As you can see, nasa ibabaw po siya ng magnetic contactor. To connect it to our load terminals 2, 4, and 6 po. Beside from line terminals and load terminals of contactor, meron pong tinatawag na auxiliary contact. Yun po yung makikita natin, yung 13, 14 which is normally open, 21 and 22 which is normally closed. Idi-discuss po natin ang mga gamit nito sa susunod po na mga topic. Contactors comes up from different coil voltage and ratings. Overload relay naman tayo mga kalinya. Marami pong klase ng overload relay. Pero this time, we will be discussing only the most common thermal overload relay. Ito po ay isang electrical device that is used to protect an electric motor from overheating. This is very essential mga kalinya. Kahit po meron na tayong circuit breaker. Kasi po, ang circuit breaker, ang purpose niya po is to protect the circuit from overheating. While thermal overload relay, ang purpose po niya is naka-concentrate or naka-focus sa mismo sa pag-init ng motor. Most of the time, overload relay responds to its job, cutting the control circuit even though without tripping the circuit breaker. Once thermal overload sends too much current within its preset value, thereby producing heat, it will open the relay contact carrying the coil of the contactor. Ito po ang tinatawag na adjuster knob for rated motor current. Kapag po nakasense ang thermal overload ng high current, i-open po niya ang ating NC contacts. Ito po ang NC contacts na kung saan dyan natin kinoconnect ang one leg ng supply voltage para sa ating control circuit. At yung NO contacts naman po ay siya naman pong magko-close. Dito po natin kinoconnect ang isang line supply voltage papunta sa ating trip indication light or alarm system. Ito naman po ang mga leads terminals kung saan natin kinoconnect sa contactor. So ganyan po ang overload relay na nakakonekta sa contactor. Ito naman po ang mga terminals kung saan dyan natin kinoconnect ang mga wires ng ating motor. Tulad po ng mga contactors, it comes also from different sizes and ratings. Ito po ang ilan sa mga sample ng ating overload relays.
Auxiliary contact block naman po tayo mga kalinya. Ito po ay ginagamit natin kung kailangan natin ng additional auxiliary contact maliban sa mga auxiliary contact na meron ang contactor. Pwede naman po tayong gumamit ng mga electrical relays para sa ating pangangailangan ng additional contact. Ito po kasi ay di na nangangailangan ng supply voltage para ito mapagana at magkaroon ng pagpapalit ng mga normal position ng mga contact nito. Ito po kasi ay ina-attach lamang sa contactor. Ganyan po siya kapag naka-attach na sa contactor. Ang contacts po ng auxiliary block ay nakadepende po sa activation and deactivation po ng contactor. Magagamit po natin ito to energize a certain load tulad po ng pilot lamps to start a certain control that is sequenced to another control to give a supply voltage to a certain load at sa marami pang iba. Depende po kung saan natin ito gagamitin, but not on heavy loads. Ito naman po ang time delay auxiliary contact from TC series from Schneider. Ginagamit po natin ito sa mga control tulad po ng Y delta to delay a start of certain motor or to make a sequence of many motors start with time interval. This time delay composed of two contacts. Isa pong NC at isa pong NO. Once attached to a contactor and the contactor is activated, it will change its contact after the time setting is reached. Ito po ang kanyang knob time adjustment from 1 seconds to 30 seconds po. So kapag set po natin siya ng 5 seconds for example, the normal state of the contacts will change after 5 seconds upon the activation of this time delay through the pulling of contactor. Ito ang aking ibig sabihin mga kalinya. Subukan po natin siyang pagganahin. So, nakakabit po ang ating test lead sa normally open contacts po ng time delay. Then, naka-infinite po ang ating test lead, ang ating tester, sorry. So, itry po natin siyang i-activate kung ano po mangyayari. Nakaset po siya, I think, 4-5 seconds. So, ayan po. Nagkaroon siya ng pagpapalit ng contacts after activation and then nang ma-reach niya yung time na nakaset sa kanya. Ito naman pong hawak ko na nasa kaliwa ay tinatawag na timer relay. Unlike time on delay, ito po ay nangangailangan ng supply voltage to operate. As you can see mga kalinya, meron po siyang two sets of normally open contact at two sets of normally closed contact, mas marami sa time on delay. Ito rin po ay mayroong selection mode of operation, how its contact will function on set time given. Meron din po itong selection of time unit in seconds, minutes, and hours, depende po sa design ng control na ating ide-design. 8 pins po siya, namely 1 to 8. 2 and 7 po for the supply. 1 and 4 for NC contact. 1 and 3 for NO contact. Then, on the other sets of contacts, we have 8 and 5 for normally closed contact. 8 and 6 for NO contact. Magkakaroon po tayo ng malawak na pagpapaliwanag dito sa susunod pong mga video. Dahil sa ngayon po, basic familiarization lang po tayo ng mga industrial components. Tuloy po natin mga kalinya, relay naman po tayo. Ano po ba ang relay? Ito po ay isang electrically operated switch that consists of a set of input terminals for a single or multiple control signals. So, saan naman po natin ginagamit ang relay? Ginagamit po natin ang relay to control one electrical circuit by opening and closing contacts in another circuit. It is also mainly used to control a high-powered circuit using a low-power signal. Ito po ay ginagamit lamang sa mga maliliit na loads tulad ng
to control the coil of contactor, pilot lamps, solenoid valves, at sa marami pang iba na maliliit lamang na load. Tulad po ng magnetic contactor, ito po ay nangangailangan ng supply voltage to operate and to have a normal state of contacts to be changed. Marami pong klase ng relays at yan po ay ilan lamang sa mga example ng mga relay. Yan po ang mga relays sa ating mga industrial control panels. Voltage monitoring relay naman tayo mga kalinya. So from the name itself, may idea na tayo kung ano ang function nito. Ito ay ginagamit to protect our control circuit and our loads from the danger result of having under and over voltage. Ito po ang kanyang normal indication light. Ito po ang over voltage percentage adjustment. At sa baba naman po ang under voltage percentage adjustment. Ito naman po ang kanyang control diagram. Ito naman po ang kanyang mga pins terminal. So once po na nakasend siya ng abnormality sa ating supply voltage, it will cut out our entire control circuit. By cutting the one line of supply voltage of our control panel. But from bigger panel like in industrial plant, it is designed to trip the main circuit breaker tulad po nito. Meron din namang iba pang mga safety devices related to this part such as phase sequence relay. Its basic function is to safeguard our load motors from reverse rotation and to check if all phases are present. Ito po naman ang thermal magnetic circuit breaker from Schneider GV2 series po. Napakarami po ng application ng pyesa na ito. Pwede po natin siyang gamitin bilang manual starter ng motor. Ito po ang off position niya, ito ang on position niya to activate or to run a certain motor. Pwede rin po siyang mag-function as our overload relay. Ito po ang free set ampere adjustment po niya. This also serve as our circuit breaker by protecting us from short circuit and overcurrent. Isa rin po sa mga features niya ay ang single phase sensitivity. Ibig sabihin po, kapag nawala or missing ang isang phase ng ating 3-phase supply voltage, magtitrip din po siya. So sa mga video tutorial natin performing control wirings, gagamitin po natin siya bilang ating circuit breaker at overload relay. So tulad po ng overload relay, meron din po siyang mga auxiliary contact. Ito po ang normally closed contact niya at normally open contact niya.